Peace. Nakatuto kami. Pwede 4 oras. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, bumaha sa South Luzon Expressway kanina. Ang video po na yan, kuha malapit sa Muntinlupa Cavite Expressway o MCX Exit. Nagdulot yan ang mabigat na daloy ng trapiko sa may Susana Heights kahit tumigil na malakas sa ulan. Ang ulan ay bunsod ng thunderstorms. Binuntutan, binangga at paulit-ulit na binomba ng tubig na mabarko ng China ang barko ng BFAR. Nangyari yan ngayong araw malapit sa Escoda Show. Stop it! Binaga ng China Coast Guard vessels 21555 at 21551 ang BRP Datu Sanday ng BFAR kung saan kasamang nakasakay ang team ng GMA Integrated News. Malabagyo rin ang pagbomba nito ng tubig sa ating barko. Parang bagyo, hinahabol po kami ng water cannon. Halos lahat po ng CCG or yung China Coast Guard vessel ay naka-water cannon na po. Nakabukas na po yung bomba nila. Ang iba pang detalye kaunay niyan, ihahatid namin maya-maya lang. Sinadyan na raw mag-counterflow na isang pampasaherong jeep matapos umanong mawala ng preno sa Antipolo, Rizal. Nabangga niya ang 7 motorsiklo, isang kotse at ilang tricycle na sumadpok o bago sumadpok sa 9 na concrete barriers. Nakatutok si EJ Gomez. Sa pool ng CCTV ang pag-counterflow ng isang pampasaherong jeep sa Sumulong Highway sa Antipolo, Rizal, mag-aalis 5 ng hapon kahapon. Muntik nitong masagi ang kasalubong ng motorsiklo at SUV bago inararo ang mga concrete barrier. Tumama ang jeep sa paparating na truck at sumalpok sa likuran bahagi ng tricycle at kotse sa kabilang lane. Agad bumaba ang mga pasahero ng jeep. Ang aksidente, nakunan din ang dashcam ng isang sasakyang nakasalubong ng jeep. Kita rin sa videong ito ang pagbaba ng jeep ni driver. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang jeep sa may pababang bahagi ng kalsada sa Bankers Village. Mas minabuti po nung driver na mag-counterflow kasi medyo maluwang doon. At ibinangga na lang niya doon sa mga concrete barrier upang huminto yung sasakyan. 7 motorsiklo, isang kotse at ilang tricycle ang inararo ng jeep bago sumalpok sa 9 na concrete barriers. 10 po yung binigyan natin ng karampatang lunas. Dalawa po doon ay dinala po sa ating Annex 2. Yung unang patient na nagkaroon ng laceration sa left foot. And then yung isa naman masakit yung lower back, yung hips niya. Nakipag-areglo umano ang 45-anyos na jeepney driver sa mga nasangkot sa aksidente. Kasalukuyan siyang nakadetine sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Siya na po ay tinikitan po ng damage to property po kung saan obligado po siya na bayaran yung lahat po ng concrete barrier na kanyang nasira during the accident. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok. 24 oras. Sa panibagong insidente ng pangaharas ng China, ilang ulit na binangga at binomba ng tubig ng China Coast Guard ang BRP Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa isang punto ang mga barko ng China sinubukan pang sirain ang navigational equipment ng barko ng BFAR. Mula sa West Philippine Sea, nakatutok live si Ian Cruz. Ian, kumusta kayo dyan? Ivan, talagang matindi yung dinanas nating harassment kanina no, dito sa kamay ng mga China Coast Guard vessel pati na ng mga militia vessel nila. At Ivan, alauna 46 pa lamang ng hapon nung mamataan nga natin na nagbukas na ng water cannon yung China Coast Guard vessel na yan. At pero hindi kagad yan, Ivan, na umabot at tumama dito sa kinaroroonan natin na BRP Datu Sanday. Sa kaya naman ang ginawa nila ay tila na inis at ginawa nilang patintero nga no, na halos 3 oras ay sunod-sunod na ang ginawa nilang pagbangga sa amin. Dinikitan, hinarang, pinalibutan, saka ilang ulit na binangga ng China Coast Guard vessels 21555 at 21551 ang sinasakyan naming BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Matatanaw rin ang Chinese militia vessel sa paligid hanggang sa sinimula na nga nila
ang pangwawater cannon naman. Ang sumunod naman na bumangga ang China Coast Guard 21555 226 ng hapon. Tuloy na itong binomba ng tubig ng isa pang CCG vessel ang ating barko. Nangyari ang lahat ng yan 7 nautical miles malapit sa Escoda Shoal kung nasaan ang BRP Teresa Magbanua ng Philippine Coast Guard at ang ilan pa nating mga Pilipinong mangisda. Ang nambuhalang Coast Guard ship tumama sa port side ng BRP Dato Sanday. Talagang maririnig mo, Ivan, yung mga langit-ngit ng tunog sa tindi ng mga pagbangga. Pansamantala pang umatras ang BRP Dato Sanday para sa kaligtasan ng mga sakay nito, pero ilang saglit lang, nag-water cannon naman ang iba pang mga barko ng China. Dito na kami napilitang pumasok sa loob ng barko. Sa puntong ito, nakapalibot na sa amin ang lahat ng barko. Nagsalit-salitan ang mga barko nila sa pagbomba. Kahit nasa loob na kami ng barko, ramdam ang malakas na buga ng tubig. Kasabay ng pagbomba, ang Coast Guard Vessel 21555 humarang sa aming harapan. At nahagip naman ang nguso ng aming barko. Kaya marami, Ivan, sa mga kasama namin na nangangamba noon na baka mabutas yung aming kinaroroon ng barko. Sa isang punto, ang China Coast Guard pinuntirya naman ang aming navigation equipment sa itaas ng barko. Kaya naman dinig namin at mala bagyo ang dating sa aming kinaroroonan dahil nga sa lakas ng pambobomba ng barko ng China Coast Guard. At iban sinasabi ng China Coast Guard na nagsagawa sila ng anilay control measures matapos na illegal daw na pasukin ang barko ng Pilipinas ang Escoda Shoal na tinatawag ng China na Shanbin Reef. Sinabi rin ng China na may sinagip daw silang Pilipino na nahulog sa dagat sabay babala sa Pilipinas na itigil ang anilay infringement natin. Pero yan, Iban, yung sinasabi nilang pagkalaglag ng isang Pilipino ay pinabulaanan na ng mga kasama natin dito sa BRP Dato Sanday at kinausap natin inisa-isa natin lahat ng mga kasama natin. Kumpleto kaming lahat dito, gayon din yung mga embedded na media. Sa mga sandaling ito, Iban, nakikita nyo naman ni Pia na kami ay naglalayag na dito sa West Philippine Sea. Nasa isang safe na lokasyon na kami. No? Pero kanina lamang ay nakikita pa natin dito ang China Coast Guard vessel sa paligid natin. Pero kung maipapakita ni IJ, doon pa rin ang Chinese Navy sa bandang yon. Talagang nakamasid pa rin sila sa mga sandaling ito dito sa amin. At Ivan, ang maganda lang na maibabalita ko sa mga sandaling ito para doon sa mga nag-aalalang sakay ng BRP Dato Sanday na mga miyembro ng BFAR, wala pong nasaktan sa amin dito sa barkong ito matapos nga yung ilang beses na pagbangga ng China Coast Guard at halos 30 minutong matinding pambubomba sa amin. Wala pong nasaktan sa aming lahat. Ang nasira lamang po ay yung mga navigation equipment nitong barko. May mga personal ding mga gamit na mga nasira at nabasa dito sa ating mga kasamahan. Dito naman sa mga barko may mga railings iba na doon sa banda, doon sa baba. Magkabila ay nakita natin na may mga kupi yan. At yung ibang area naman nakita natin dahil nga naibaba kasi iba na yung mga fender dito. Yung fender yung nagsisilbing mga parang pang-black nila doon sa mga dumidikit dito kaya hindi gaanong naapektuhan itong barkong ito. So yan muna, Ivan, ang latest habang kami naglalayag dito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News. Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Salamat, Ian, sa iyong ulat at naway makarating kayo ng ligtas sa inyong patutunguhan. At kagunay po niyan, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na 8 barko ng China ang nangharas nga sa barko ng BFAR na BRP Dato Sanday. Ayon sa NTFWPS, hinarang ng China ang mga barko ng BFAR na magsasagawa ng humanitarian mission. At dahil sa mga delikadong kilos ng China na pagpalibot, pagbangga at pagbomba ng tubig sa BFAR vessel, nagka-engine failure ang barko ng Pilipinas at itinigil ang humanitarian operation. Dahil sa mga unprofessional at agresibo aksyon ng China, nalagay sa alanganin ng Filipino crew at mga mangingisda. Sa kabila po ng nangyari, nananatiling mataas ang moral at ligtas ang mga tripulante ng BFAR.
Hindi rin daw totoo ang ulat ng China Coast Guard na may isang crew silang nahulog at iniligtas na matauhan ng CCG. Ang anilay fake news na ito ay isang malinaw na pagpapakita raw ng China na dinistort ang katotohanan. Panawagan ng Pilipinas sa China, tigilan na ang mapangudyok na mga hakbang na gumugulo sa kapayapaan at seguridad. Nananatili raw ang Pilipinas sa pagtindig sa ating karapatan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Nakuhanan ng isang dumaraan sa Mandaue-Mactan Bridge sa Lapu-Lapu City, Cebu ang tila pamumuo ng ipo-ipo o waterspout sa ibabaw ng Mactan Channel. Nangyari ito bandang tanghali noong Biyernes. Ayon sa kumuha ng video, ilang motorista rin ang huminto sa tulay para makita ang kakaibang pamumuo ng ipo-ipo na naglaho makalipas ang ilang minuto. Sa parehang ng GMA Regional TV, sinabi ng Pag-asa Visayas na posible isa itong namumuong waterspout na resulta ng thunderstorm sa Metro Cebu noong araw na iyon. Sa kabila po ng panibagong panggigipit ng China sa ating mga barko, gaya po na nangyari kanina malapit sa Escuela Shoal, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na tuloy ang mga misyon sa malugan na sakop ng ating exclusive economic zone. Nakatutok si Darlene Kai. Sa kabila ng pagpapakawala ng flares ng Air Force ng China sa Maritime Domain Awareness Patrol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc sa Zambales, pati paglabas ng flares ng China sa Air Patrol ng BFAR sa Subi Reef o Zamora Reef, ang Armed Forces of the Philippines o AFP tiniyak na tuloy ang mga misyon sa mga lugar na sakop ng ating exclusive economic zone. And we continue to deploy our forces, yung ating mga Navy, yung mga ating Air Force in that area to show that we really own that area. So kahit anuman nangyayari doon na incidents, we continue to do our missions there. That's why we're asking the Filipino people to support us. Ayon sa isang security analyst, malinaw na sa dagat man o himpapawid, walang patid ang pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Kanina, ang BRP datos sa anday ng BFAR, ilang beses ulit binangga at na water cannon ng mga barko ng China Coast Guard at ginipit ng Chinese Maritime Militia Vessels malapit sa Escoda o Sabina Shoal na tinatawag ng China na Sianbin Reef. Pag na-control ho nila yan talaga, talagang maka-cut off na ho nila yung ating mga land features na ino-occupy natin. Mahalaga raw na palakasin ang ating mga puwersa at paigtingin pa ang mga estratehiya ng pamahalaan sa pagbabantay sa West Philippine Sea, lalo't posibleng lumala ang mga ginagawa ng China. Hindi na lang flare ang kanilang pakakawalan. Mangyayari kaya, posible kaya mangyari yun, Doc? Gigil na po sa atin eh. Sa tingin ho nila, napakalakas nila, napakamagpangyari nila, pumapalagho tayo. Kailangan natin hong bumili, pero at the same time, bibili tayo, pero kailangan i-develop rin hong natin ang industry natin. Ang ating mga kaalyado tulad ng Amerika at Japan, muling nagpahayag ng suporta sa Pilipinas kasunod ng mga panibagong aksyon ng China. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Bago sumabak sa The Boys Kids Philippines, abala ang host na si Ding Dong Dante sa kanyang personal advocacy. Habang si Coach Tello of SB19 kasama sa isang school concert tour, narito ang aking chika. Mas masaya ang kulitan at mas komportable na raw ngayon sa isa't isa. Sina The Boys Kids Philippines Coaches Tell ng SB19, Billy Crawford at Julian San Jose. At syempre, dagdag sa kanilang fan ang newest coach, si SB19 member Pablo. Pero ngayon parang mas tumindi lang po siguro yung kulit. Dahil kay Pablo? Dahil kay Pablo. Parang dumagdag po yung mga asar sa akin eh. Parang hindi po ako nakahanap ng kakampi. Nakahanap po ako ng bagong mga away sa akin. Parang ganun. Tatlo na po silang magkakampi ngayon. Habang hindi pa nagsisimula ang The Voice Kids Philippines, busy sa kani-kanilang commitments ang coaches. Si Stel, kasama ngayon sa concert series na We Play Here School Tour, kung saan mainit ang pagtanggap sa kanya ng fans, lalo na kapag pine-perform niya ang kanyang single na Di Ko Masabi, nakasama sa kanyang EP na Room. Special para kay Stel ang kanta na gawa mismo ni National Artist for Music Ryan Kayabyab.
si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes na host ng The Voice Kids Philippines. Patuloy ang pagpupush ng kanyang personal advocacies, kabilang na ang disaster preparedness and volunteerism. Yeah, alam mo talagang tuwing may nangyayari sa atin, obviously talagang marami nangangailangan. Pero alam din natin na marami ring willing ang tumulong. Ang tanong ay hindi lang nila alam kung papaano. Kaya bumuo siya at kanyang partners ng app para mas marami raw ang matulungan sa oras ng pangangailangan. Sumabog at tuluyan nagliyab ang oil tanker na yan sa Red Sea isang araw matapos itong atakihin ng grupong Houthi. Ito ang barkong lula ng 25 tripulante kabilang ang 23 Pilipino na matagumpay na nailikas. Tiniyak naman ang Department of Migrant Workers na tutulungan makauwi ang ating mga kababayan. Pero dahil sa pagkasira ng oil tanker na kamatsyaga Red Sea Naval Mission ng European Union, sabanta naman ang oil spill sa Red Sea. Nagsampa ng reklamo ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nasaktan umano sa isinagawang raid sa kanilang compound sa Davao City. May dalawa namang miyembrong nasa Giproon matapos umanong hilingin ng kanilang mga kaanak. Mula sa Davao City, nakatutok live si Argel Relato ng GMA Regional TV. Argel. Ivan, bagamat hindi pa rin nakikita ng pulisya si Pastor Apollo Sikibuloy sa loob ng KOJC compound sa ikalawang araw ng paghahalugog, dalawang miyembro naman ng KOJC ang near-rescue ng mga tauhan ng DSWD-11 matapos umanong humingi ng tulong sa pulisya ang mga kaanak nila dahil hindi na umano sila pinapalabas sa loob ng KOJC dahil umano sa kanilang mga kapwa miyembro. Pero ayon naman sa KOJC, walang katotohanan ang naturang alegasyon. Mahigpit pa rin ang seguridad ng mga pulis sa loob at labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City Sabado ng gabi. Kita sa malaking LED screen mula sa KOJC ang mga pulis na nakahiga na sa sahig sa compound. Maghahating gabi nang dumating ang ambulance bus ng Davao City Central 911. Naglakad palabas ang nasa 14 na miyembro ng KOJC para maisakay sa ambulansya. Based sa interview kanina ng Central 911, sila po daw yung mga na-subject sa tear gas. So they were made to wash their eyes. Tapos nag-apply naman din ng first aid sa kanila. Itinanggi naman ng Police Regional Office 11 na gumamit sila ng tear gas. Sinabi nila na mga pulis daw ay may dalang tear gas. Which is a very big lie. Kita naman na wala namang pulis na naka-gas mask eh. Sila ang nagpabuga sa atin ng binugahan nila yung mga tao natin ng fire extinguisher. Kaya hinahanap nga namin yun at sinafailan namin ang kaso ng direct assault. Sa umano'y planong puputulan ng kuryente at tubig ang KOJC compound, pinasinungalingan din ito ng PRO 11. Kaninang umaga, inanunsyo ni PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang patuloy na paghalughog. Target mahanap ang mga tagu-umanong compartment na pinasadahan lang nila sa unang araw ng paghahanap. Bukod sa masyadong malaki ang compound, hamon din daw sa PNP ang pakikialam ng mga taga-suporta ni Kibuloy. We are talking about more or less 30 hectares po at nakikita po natin yung resistance po nitong mga miyembro at supporters po nitong si Pastor Kibuloy at iba pa. Talagang there's really an attempt to delay the movement of the PNP na naatasan po na maghalughog sa area po. Alas 11 ng umaga, isang lalaking 21 anyos na taga Samar at isang babaeng taga Midsayap, Cotabato na mga miyembro umano ng KOJC ang ni-rescue ng mga tauhan ng DSWD-11 mula sa loob ng compound. Nag-request umano ang mga kaanak ng dalawa sa mga pulis na i-rescue sila. Hindi sila pinapalabas ng mga members ng KOJC po, kaya po sila nagpa-rescue sa PNP. Itinanggi ito ng legal counsel ng KOJC. That is not true. Tingin ng abogado ng KOJC, baka okupahin ng mga pulis ang compound. Baka prelude ito na magstay sila dito para kung merong forfeiture order later, nandyan na sila. Hindi po sila hostage kasi malaya naman po silang nakakalabas. And then hindi po totoo na i-take over namin ang the whole KOJC compound kasi hindi naman po yan sa amin. Pag matapos po yung trabaho namin, aalis din po kami.
Ayon sa PRO 11, dahil umano sa pagpipigil na makapasok ang mga pulis kahapon, may mga nasugatan sa kanilang hanay. Sinalubong ng bakoy yung isa nating grupo ng mga pulis na pumapasok doon sa compound. May mga 14 stitches ang inabot ng kamay ng isang tao natin. Sa bilang ng KOJC, bukod sa isang namatay dahil sa atake sa puso, 4 na bata ang nagka-severe anxiety attack at 16 ang sugatan. Ang ilan sa mga miyembro ng KOJC naghain ng reklamo laban sa pulisya dahil sa mga nasaktan, kabilang ang mga minor de edad. Haharapin naman daw ng pulisya ang reklamo ayon kay Tore. Ivan, nanawagan naman si PNP Chief Romel Marbil sa mga political backers at tiga-suporta ni Kibuloy na bisuhan si Kibuloy na sundin ang rule of law at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya sa proper legal channels. Ivan. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Pinuna ng magamang Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anilay paggamit ng dahas sa implementasyon ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa Vice Presidente, hindi niya tinututulan ang implementasyon na anumang warrant of arrest, pero hindi raw katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosente. Kinikunde na rin ng Vice Presidente ang anyay pag-abuso sa kapangyarihan na nauwi sa umunoy pangaharas at pagkawala ng buhay. Ningirin ang tawad ang Vice Presidente sa mga miyembro ng KOJC dahil sa paghikayat raw niya sa kanila na iboto si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Ayon naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa kailanman dumaan sa kalunos-lunos na kalagayan ng bansa bugod sa nangyayaring pangyurak ngayon sa mga karapatan. Nakikisimpatya raw sila sa mga miyembro ng KOJC na naging biktima ng anyay political harassment, pag-uusig, karahasan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang Commission on Human Rights nagpaalala sa PNP na ipatupad ang maximum tolerance para matiyak ang kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga bata. Hinold up na mga kawatan ng mga customer ng isang kainan sa Angat, Bulacan. Tingin na may-ari ng kainan, sila rin ang nasa likod ng pagnanakaw sa kainan sa Baras Rizal na ibinilita namin kahapon dito sa 24 Horas Weekend. Nakatutok si Bon Aquino, exclusive. Kumakain ang mga customer sa isang kainan sa Barangay Sulukan, Angat, Bulacan itong Biyernes alas 3 na madaling araw nang dumating ang limang armado at naka-helmet na holdapper. Hinablot ang bag ng babaeng customer at pinulot ang cellphone ng isa pa. Ang isang lalaki naman, kinapkapan at hinampas sa ulo. Ang isa pang customer, pinatayo at kinuhanan din ang gamit sa bulsa. Sa isa pang kuha ng CCTV, nilimas na mga salary ng 7,000 pesos sa kahan ng kainan at kinuha rin ang dalawang cellphone ng crew. Saka sila umeska po, sakay ng motorsiklo. Ayon sa may-ari ng kainan, natangay rin ang motorsiklo ng mga biktima. Takot na takot din sila. Ganyan, nanginginig, pati yung bata. May bata kasing kasama pang isa eh. Ang mga rescue personnel daw nakakain sana sa kanila ang tumulong daw na mag-report sa mga pulis. Yung mga rescue, sila ang nag-report na may hold-upan dito. Hindi kami. Kasi kinuha nga yung mga cellphone nila. Eh ako kasi parang ano na rin, tulero. Tapos pumunta na lang sila dito. Ganun. Nangyari ito matapos ang pang-hold up sa kainan sa Marilake Highway, Baras Rizal nitong Webes na iniulat namin kahapon sa 24 Horas Weekend. Kaya naman tingin ng may-ari ng kainang ito dito sa Barangay Sulukan, Angat, Bulacan, iisa lang ang grupo ng mga salari na nang hold up sa kanila at sa isang kainan sa Marilake Highway, Baras Rizal. Ang mga pangahampas ng baril, pambabatok at panunutok ng baril na ginawa ng mga kawatan sa Baras Rizal, pareho rin daw ng ginawa sa mga customer nila. Ang biktimang customer naman na kinuhanan ng cellphone at helmet sa kainan sa Marilake Highway, Baras Rizal, na-identify ang helmet na ninakaw sa kanya. Kapansin-pansin ding pareho ang sapatos ng isa sa mga suspect sa Rizal at Bulacan. Opo, yun din po kasi gamit na po nila yung helmet na nakakuha sa amin. Yung kulay po, tsaka yung ano niya, yung visor niya po kasi ano po yun, parang nakatint. Nakatint po sila ng ano yun, ng ginagawa ng babatok po ng baril. Panawagan na may-ari ng kainan, sana raw mahuli na ang mga kawatan. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang Angat Police habang patuloy pa ang kanilang investigasyon. Hinihintay rin daw nilang bumalik ang mga biktima para magbigay ng salaysay. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok, 24 Horas.
Sa gitna ng kanyang busy schedule, on the go pa rin daw si Bea Alonso para ma-achieve ang kanyang work-life balance. At sa kabila ng kanyang pagiging single and happy, may ni-reveal pa ang aktres kaugnay sa estado ng kanyang puso. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Single and happy si Bea Alonso. May mga nagpaparamdam sa kanya, pero wala pa raw siyang dinidate exclusively. Okay naman ang lagay ng puso ko ngayon. I'm enjoying being single right now. I mean, there are people na syempre, oh, feeling maganda. Charot lang. Hindi, syempre naman may nagpaparamdam. Sometimes you reply, sometimes you see people. Dahil maraming oras ang ginugugol niya para sa pinagbibidahang top rating GMA Prime series na Widow's War, sinisika pa rin niya na ma-achieve ang work-life balance. Most of the time, yung three days a week ko, minsan may trabaho or may hobbies like I play paddle, I meet up with my friends. Self-care, like I go to the derma, I go to the salon. So I guess parang I would say I strive for a work-life balance and that's what makes me happy right now. I'm a work in progress. Masaya si Bea sa mga natatanggap na positibong komento tungkol sa kanilang serye. After Paco and Basil Palacios, na karakter ni na Rafael Rosell at Benjamin Alves, recent murder victim si Beverly na ginampanan ni Bianca Manalo. Very overwhelming kasi I knew na before it even aired, I knew that people would love it. But I didn't know na ganito sila magiging kasobrang involved in the story. And yun, kinikilig ako every time meron silang theories about the show. Lagi raw nilang kinukumusta sa kanilang group chat ang co-star na si Carla Abellana na kasalukuyang nasa ospital. Carla is very involved pagdating sa creative process. So, naka-monitor yan parate. She's better. I think she'll go back to taping next week. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Mga kapuso, sabi po nila friendly at hospitable ang mga Pilipino. Ayon po yan sa isang global survey. Lumalabas po na ang Pilipinas, pangalawa sa mga bansa ang pinakamadaling magkaroon ng mga kaibigan. At nakatutok si Dano Tingkungko. Friendship! Abay, kung usapang pagkakaibigan lang, hindi papahuli ang mga Pinoy dyan. Sa survey nga ng Global Expat Network na internations.org, pumapangalawa ang Pilipinas sa mga bansang pinakamadaling magkaroon ng mga kaibigan. Sa listahan ng local friendliness, pang-apat ang Pilipinas. Sa katunayan, dalawa sa kada limang expat o dayuhang naninirahan dito ang may kaibigang Pinoy. Apat sa kada limang sumagot sa survey ang nagsabing na feel nilang welcome at home sa Pilipinas. 69% ng respondents ang nagsabing hindi mahirap kumonek sa mga Pilipino. Kaya hindi katakatakang 58% ng mga expats sa Pilipinas ang gustong manirahan dito forever. Paliwanag ng isang sociologist na katulong sa friendly image ng mga Pinoy ang pagsasalita ng Ingles. May malaking papel din ang konsepto ng kapwa o pagtrato sa iba na hindi kaiba sa atin. Tapos, it's a psychological concept. When you invite them to your home, you treat them the way that you would want to be treated yourself when you go to another house. Pero hindi raw porket sinabi ng mga Pilipino ay tunay na isang kaibigan, eh pwede na tayong kaya-kayanin. Kasi hindi naman dapat na pag sinabing friendly ang mga Pilipino, yung mga expat, pwede silang pumunta dito, tapos i-expect nila na lagi silang i-accommodate. Kasi hindi naman yun healthy for us as a country. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si P.R. Canghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng mga Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.